So trabaho ng referential, yung pasok ng boilan torque yung ano, yung pamagay pa yung speed ng tayo. Matinding linisan to. Hindi na kumagat yung preno. Wala na, ayaw nang kumagat ng preno. Tinamaan yung pickup. Ayun oh. Pasok. Hulog na siya dun sa kanal. What's up guys? Welcome back to our channel. So today, pupuntahan natin uli yung Cortera. Pero ngayon, sa pagkakataong ito, medyo maputik siya at kakaulan lang. So medyo exciting to at challenging. So tara! So ito pa lang ang aking pangalawang beses sa Cortera. So meron pa akong apat na rides na pwedeng gawin. Kaya lang, matatapos na yung buwan. Start! Kung napanood nyo yung unang punta namin dito sa Cortera, medyo maganda ang panahon, maaraw at ilang araw nang hindi umuulan. Pero sa pagkakataong ito, ilang araw na siyang umuulan, kaya mamasa-masapa at maputik ang track dito sa Cortera. Medyo challenging ang muddy trail, so talagang mag-iingat ka, lalo na sa mga berm na katulad nito. Talagang iingatan mo. At sa unang run namin, binagalan ko lang muna. By the way, yung gulong na gamit ko rito, meron akong Maxxis Minion DHF sa harap na 2.5 ang kanyang lapad. Sa likod naman, DHR2 na may 2.4 ang lapad. Ang tire pressure naman na gamit ko rito ay 18 sa harap at 20 sa likod. Hindi ko na pala binidyohan yung mula sa parking na daan papunta dito sa Cortera. Pero mamaya papakita ko sa inyo yung daan dahil interesting siya, kasi nung habang babalik na kami papunta sa parking ay medyo umuulan at talaga namang maputik. Hindi ako nagkakamali, merong tatlong lines or track dito sa Cortera. At itong dinadaanan namin, ito yung line 1. Doon naman sa line 2, meron siyang mga steep section at mga bangin sa gilid, kaya medyo challenging din siya. Doon naman sa line 3, ito naman yung line na kung saan dito rin umaakyat yung mga bikers na bumaba. At alam ko dito sa line 3, diretso lang siya pero steep descent, pero rocky siya. Dito sa line 1, medyo relax ang ride dito. Pero may mga portion dito na biglang ahon, pero bigla ding descent. Katulad dito sa portion na to na medyo paakyat na. Pero hindi naging mahirap para sa akin dahil yung chainring ko ay 32 teeth na talagang pang-akyatan. Tapos naka 12 speed pa ako dito. Malaking bagay din na malinis at well-oiled yung kadena mo. Every after ride kasi nililinis ko yung kadena ko. Hindi ko inahayaan na tumigas or maipon yung mga dumi or yung mga dust dun sa kadena ko. Sa pagkakataon pa lang ito, medyo napapansin ko na bumibigat na yung gulong ko at hirap na sa grip kasi kumakapal na yung mga putik na nakadikit dun sa gulong. Although yung DHF at DHR2 ay maganda ang review sa mud, pero hindi mo natin maiwasan na talagang dumikit yung mga putik sa ating mga gulong. Atin na lang dito sa line 1 at walang pool of water. Nakalaban din ang mga bikers, lalo na kapag ganitong muddy.
Pag kasi may mga pool of water, parang kakaroon ng hydroplane. Mahirap yun, lalo na pagpalikong ganyan. Dumulas ka lang, di ba? Yung parang tipong lumutang na yung gulong mo sa tubig. Nakapit to ngayon. Sarap sa gulong to. Oh. Yung. Dumi ng likod ko nito. Para yung tigaw mo, tutok lang pala. Uy. Ang sarap talagang pindutin ng SRAM GX na yun. Parang wala kang pinipindot. Hangga-hanggaang niya. Crispy. Para sa aking opinion, ito na yung pinakamagandang drivetrain na nagamit ko. Although, fan ako dati ng Shimano XT. Pero nung mula nung nagamit ko itong SRAM GX, napakaganda niya. Sobrang crispy kasi nung shifting pati yung pagkakapindot. At isa pa dito, hindi siya ganong kamahal. Katulad ng mga XX1 or XO1 na medyo pricey na siya. At lalo na yung AXS. Sayang yung mangga, oh. Madulas siya. Overshoot na naman. Wawa, brush ko nito mamaya. Sulit yung brush mo, bro. Sulit. At dito naman guys, yung pinakadulo ng truck. Sa line 1, line 2, at line 3, dito rin kayo magtatapos sa lahat ng line na yun. Baka ako 25, 23 lang eh. Ako 20 lang eh. Tawag dito. Sabi ko naman ako VP. Kapal na ng putik. So, ang mahirap pag ganitong basa. Dagdag bigat. Putik. Literal na putik. Kapal na, wala nang nabs. Thank you.
After ng dalawang run, pupuntahan namin uli yung Camp Sandugo upang kumain, tsumibog, at mag-beer. Kapit lang ang Camp Sandugo mula sa Cortera, parang mga 600 to 1 kilometer lang ang layo niya. Kaliwa yung Camp Sandugo at sa kanan naman yung parking. Kung titingnan nyo naman sa bird's eye view, napakalapit lang talaga. Kapal oh. Pinukunan mo ba? Oo. Matagal natin si Cesar pa kung saan dadaan. Aba! Hindi si Cesar. Ay baba. Dumiin ang saddle ko. Malalim yan. Ayan o. Napakasarap pumunta rito after ng matinding laban sa pagbabike. Dahil pwede kayong kumain dito, pwede kayong uminom ng beer, mag-relax, at mag-enjoy dun sa magandang view. Sa pagkakataong ito, medyo hindi lang makikita yung view. Pero dun sa aming unang punta sa Cortera, yung part 1 namin, maganda ang panahon nun. Pero dito, medyo maulap siya. So, may colored daw na ano. Yun o. Ayan, i-drop mo dyan. Sakto dating natin. Malakas na yung ulan. Bawal daw dito. Papadrop-drop mo pa ako. Ito na, laban na. Galit-galit muna mga chong. Walang view. View. Puro ulap ang view. Walang view. Kasi umuulan. Busog na. Talong lumalim. Eto na, tapos na sa paghihirap at sarap. Ang sarap talaga ng pagkain. So, pauwi na kami nito. Ayan. Parang graduation lang, no? Babaw lang eh. Oh, nawala nga yung putik oh. Nahugasan. Ayun oh. Oh, lupa. Mamadali. Lubog yung spot. Lubog yung sapatos. Bilang mo rin siya. Sabi mo, bilang nga ng 5-10. Pag ikaw may kailangan, agad-agad. Pag ako, approval. Kailangan pre, malupit na discussion muna. Hey.
Bilas. Baik-baik. Oke. At pagdating namin sa parking, meron isang Pajero na supposedly 4x4. Eh, hindi makaahon dun sa parking. Kaya nakakapagtaka dahil 4x4 siya, hindi siya makapit sa simping. Ahon na yun. Ang nangyari pala, hindi na i-switch ng driver yung 4x4 or 4-inch. Sarap eh. Hindi sabay ko makahit yung gulong na sa likod. At dito sa part na to, makita nyo yung Pajero, hirap na hirap pa rin siyang umakyat. At makikita nyo mamaya, dadaustos na lang yan. Hindi na kumagat yung preno. At siya ay babangga dun sa isang Hilux na nakapark sa gilid. Matinding linisan to. Hindi na kumagat yung preno. Wala na, ayaw nang kumagat ng preno. Dumaos-dos na. Tinamaan yung pickup. Ayun oh. Ito ang mahirap dito sa lugar na to. Medyo rough road pa kasi siya at madulas yung kanilang lupa dito. Yung ibang mga naka-exit dito na bike, talagang dahan-dahan silang bumababa. Dumaos-dos na siya. Wasak. At kahit kami naka-SUV, naging mahirap din sa amin ang pagbaba dito. Inantay pa namin matanggal yung Pajero yun dahil nakaharang siya dun sa daan. Lalo na isang kasama namin na naka-sedan, medyo mahirap ang pababa. Hulog na siya dun sa kanal. Ang problema ko, paano kong lilinisin ngayon ang napakaruming sapatos na ito. Yan, kapal ng putik.
So ito yung before, ha, before. Mamaya tingnan natin kung ano magagawa. Malinis to. Alright, so malinis na siya. Ha? Pwede nang ibenta. Slightly used. No issue. Pati suelas, malinis. Ay, may konti lang ano ron. Ito rin, pati loob. Malinis yan. May konting brown-brown lang dun. Pero, pwede na. Paggamitin naman uli. Ang problema ko, meron pa ako isang lilinisin. Yan. Ito rin isang to, matindi rin ang pinagdaanan nito eh. So, ito lang gamit ko. Mga brush. Sa itong kutsilyo. Itong kutsilyo, scrape yan dyan. Ganun. Tapos, yung kabila din, scrape. Pag na-scrape na yung maapal na putik, gamitan ko itong brush. Babasain ko yun. Tapos itong maliit na brush. So, tapos ito lang gamit ko rin. Pang bike. Tapos, huwag nyo ibibilad sa araw para hindi masira yung adhesive. Okay? Hangin lang. Papatayuin nyo lang sa hangin. Alright, so thank you again guys for watching. Sa mga hindi pa subscriber dyan, please hit that subscribe button and notification bell. And may mga darating pa tayong bagong video sa aming camping. So see you again next time. Peace!